Inatata ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Isabella's Pride ang ating lulutuin ngayon. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong Mommy Love sa paggawa nito. Idarang or padaanin po muna natin sa ating apoy ang ating dahon na ang size po ay 11 by 8 inches. Sa ganitong pamamaraan ay mas madali po nating maibabalot ang ating suman dahil mas madali pong maititiklop ang ating dahon ng saging. Dito po ay gagamit tayo ng 1 kilo or 5 cups ng glutinous rice or malagkit na bigas. Hugasan lang po natin ito ng 2 hanggang 3 beses. Then sa isang malinis na kawali, maglagay po tayo ng 6 cups or 1,500 ml ng coconut milk. Ito po yung pangalawang gata, bali pagkatapos po natin kuhanin yung ating unang piga or yung ating kakang gata, lagyan po natin ng tubig at pigain muli. Kung sakali lang po na ang inyong pangalawang gata ay hindi po umabot sa 6 cups, pwede naman pong magdagdag na lang kayo rito ng tubig. Then ihalo na po natin dito ang ating 1/2 kilo or 2 1/2 cups ng packed na brown sugar. Ano po yung aking ibig sabihin doon nung sinabi ko yung pack? Meaning ito po ay siksik kung sakaling cups po ang inyong gagamitin. Then ito po ay ating pakukuluin habang minsanang hinahalo over medium heat. Kapag ito po ay nagsimula ng kumulo, ilalagay na po natin yung ating hinugasang malagkit na bigas. Then lulutuin po natin ito over medium heat pa rin po habang minsanang hinahalo hanggang sa medyo maiga or medyo maubos po yung pinakaliquid. Nasa 10 minutes po ang ating pagluluto bago po naglessen yung pinakaliquid nito. Then ngayon naman po ay hihinaan na po natin ang apoy over medium low heat at tatakpan po natin ito hanggang sa ito po ay maluto. Bali ang gagawin po natin ay yung parang nag-i-in-in po tayo ng kanin o pinapaluto lang po natin ito. Then sa isang panibagong kawali ay gagawa naman po tayo ng ating masarap na latik. Ito po ay 4 cups or 1,000 ml ng coconut cream. Ito naman po yung ating unang piga or kakang gata. Lulutuin po muna natin ito ngayon over medium heat hanggang sa ito po ay mag-brown or mamuo po yung pinakagata at maging latik. Then every 3 minutes po, dahan-dahan lang nating kakayurin yung pinakailalim para masigurado naman po natin na hindi po masusunog ito at pantay ang pagkaka-brown ng ating ginagawang latik. After 15 minutes, mag-uumpisa na po itong mamuo. Ganun pa rin po ang proseso. Every 3 minutes, hahaluin natin ng dahan-dahan nang makasigurado lang po tayo na hindi po nasunog yung pinakailalim. Ang total po ng ating cooking time dito ay inabot po ng 40 minutes dahil po sinigurado ko talaga na maganda ang kalalabasan ng ating latik. Mga palalabs, maglalambing po uli ang inyong Mommy Loves. Please pakilike and share naman po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please pakisubscribe naman po and click nyo na rin po yung bell button. And click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Then salain po natin ito hanggang sa matanggal po yung pinaka-oil at ang maiwan lang po ay itong ating latik. Sa kawaling ating pinaglutuan ng ating latik, dito na po natin paghahaluin yung ating nilutong malagkit na bigas kanina. Bali po sa puntong ito, hindi po ito nakasalang sa kalanha. Pinaghahalo na lang po natin yung ating dalawang niluto. You can also join us nga po pala sa ating Facebook page. Ganun na rin po sa ating Instagram account. Just click the link sa ating pong description box. Then after po natin itong mahalong mabuti, palamigin po muna natin ito bago po natin ito balutin. Sa laki po ng inatata ay nakadepende na po sa atin, pero ako kukuha po ako ng 1 1/2 to 2 tablespoons ng ating mixture. Maliliit lang po talaga ang pinaka-original size nitong ating inatata, pero sa akin medyo nilakihan ko lang po ng kaunti. Kapag babalot naman po natin, kapag nailagay na po natin yung ating mixture sa ating dahon ng saging, irolyo po natin ito ng 2 hanggang 3 beses, then pagulong-gulungin po natin para ma-form po natin ng medyo pahaba yung ating inatata. Then para maging pantay-pantay naman po yung laki nito, gamit po ang straw o stick, ito po yung ating magiging basihan sa pinakahaba nito. Kapag tama na po yung haba o yung sukat, irorolyo po natin ito ng 3 beses hanggang sa makarating po tayo sa pinakagitna. Then parang nagbabalot lang po tayo rito ng lumpia, sa pinakagitna ipopold po natin yung ating dahon.
Ang pinaka-size nga po pala ng ating suman ay 4.5 inches. Then, iro-rollyo po uli natin ito. Ulit-ulitin lang po natin ang proseso hanggang sa maubos po natin lahat yung ating mga babaluting inatata. Kapag bibilihin po natin ito sa Isabela, ang pinaka-packaging po talaga nito ay nakatali na ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gagawin. 45 inches naman po yung pinakahaba ng aking gagamiting tali at dito po ay gagamit ako ng straw na nabibili po sa mga palengke, pero kung may available po kayong mga lubid o nakadepende na po sa inyo kung ano yung gagamitin yung pantali ay pwedeng-pwede naman po. Tingnan nyo lang po kung paano ko gagawin para mapagsama-sama natin ang ating ginagawang inatata. Sa mga nagtatanong po kung bakit po ito nakatali pa ng ganito, kung pwede naman pong hindi na, yan po siguro ay dahil sa ang inatata ay mula sa salitang ina at tatay na nagpapaalala ng mga luto nila na isa ring tanda na ang kakaning ito ay pinaghirapan nila. Kaya po siguro ito itinatali dahil isa rin po itong tanda ng pagkakabuklod-buklod ng ating pamilya. Then i-rollyo lang po natin yung pinakadulo para ito po ang magsisilbing hawakan. Ang normal po na dami ng ating inatata per tali ay 10 piraso lang, pero still nakadepende na po ito sa inyo. Pwede naman pong mas kontian nyo, hatiin nyo po ito, gawin nyo pong 5 piraso kada tali. Then kapag ito po ay kanilang ini-steam, ini-steam po nila ito ng patayo. Pero kung sakaling maliit po yung inyong steamer at hindi po kakasya na patayo ang ating mga suman, pwedeng-pwede naman din pong pahiga. At kung hindi naman po available ang steamer, i-check nyo po yung video natin ng ating suman sa lihiya para makita nyo kung paanong magluto ng mga suman kahit wala pong steamer. I-steam po natin ito over medium heat ng 30 minutes. And charan! Heto na po mga palalabs, ang Isabela's Pride, ang ating inatata. Sa mga magtatanong kung kalasa lang po ba ito ng biko, dahil kung napansin ninyo, pati po yung mga ingredients ay katulad lang po sa mga niluluto nating biko. Mga palalabs, hindi po, ang pinakalasa po nito ay parang naghahalo po yung lasa ng sumang moron, ng sapin-sapin at suman sa lihiya. May dagdag na aroma po talaga at authentic na lasa yung paggamit natin ng dahon ng saging at pag-i-steam po uli natin dito. Sa mga magtatanong kung Mommy Loves, luto na po ito, bakit kailangan pa po itong i-steam? Yan po ay dahil sa bukod po sa mga nasabi ko na nga na magdadagdag pa po ito ng authentic na lasa, noon po kasi hindi pa po available yung mga refrigerator, ini-steam ito ng mga taga Isabela para mas tumagal pa po yung lifespan. Sinasabit lang po nila ito sa kanilang mga kusina at madalas itineterno po nila sa kanilang mga kape. Mas lighter nga po pala ang pinakakulay ng original na inatata dahil ang gamit po nila dito ay light brown sugar, pero dahil sa akin ang available lang po ay yung dark brown sugar, kaya ito na po yung aking ginamit. Still, same lang din po yung pinakalasa. Kain na po tayo mga palalabs! Sana po masubukan nyo ito dahil isa na naman po sa napakasasarap nating kakanin. At asahan nyo ba pong magbabahagi pa ako ng iba't ibang kakanin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas? Nang sa ganon, kahit hindi po tayo makarating sa kanila sa panahong ito, yung pagkain naman po nila ang ating ihahain sa ating mesa. Nang sa ganon, parang ramdam na po natin yung magagandang tanawin at mga magagandang pasyalan sa kanila. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.